Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, si Tokis ni Pidol nagbabalik upang magbigay po ng komento, opinion at reaction dito po sa isa na namang balita na kung saan yung kapatid po ng napaslang na mamamahayag na si Percy Mabasa, aka Percy Lapid, na si Roy Mabasa ay nakipagkita na po doon sa suspected gunman, no, na nasa kustodiya po ng PNP na walang iba kundi si Joel Estorial. So actually nag-walkthrough pa sila eh doon sa crime scene, no, pinakita sa kanya nung suspect kung paano pinlano at kung paano nila pinatay si Percy Mabasa. So dito po sa statement niya on facing the alleged killer of his brother. So, ito po ay galing sa ANC News Channel, no? According to Mr. Roy Mabasa, quote lang natin, base sa aking pakikipag-usap sa kanya kagabi, pinaniniwalaan ko yung kanyang testimonya. Napakahalaga ng mga specific na binanggit niya. Tulad ng yung pagpaplano, yung execution, kung ano man ang pag-aalinlangan sa kanyang personalidad na wala, no? Ang hahawakan ko ay yung sinabi niya sa amin. Pinakausapan ko siya kung pwede siya makipagtulungan sa amin para maresolba ang kaso. So yun po, no, napakagandang pahayag po yan, no, ni Ginoong Roy Mabasa. At the same time, ito naman yung kanyang isa pang pahayag nung makita niya yung suspect. Walang galit sa dibdib ko rito sa nakita ko kung suspect o nakita niya yung suspect. To. Iba yung nararamdaman ko. Parang hindi ako masyadong excited. Parang walang galit sa dibdib ko rito sa nakita ko kung suspect. For what reason, I do not know. Baka nga mali siguro ito. Tama naman po si Mr. Roy Mabasa, no, na kung ikaw yung kapatid o kamag-anak nung napaslang at nakita mo harap-harapan ang suspect, ano pong mararamdaman nyo? Sa akin ha, unang reaction ko dyan, baka masampal ko yan, masunto ko yan, o mas manaki, saktan ko siya, no? Kasi ano kaya yung galit kay, no? Iba talaga yung mararamdaman mo, kasi syempre mahal mo sa buhay yon. O walang lamang kasalanan sa inyo, bakit nyo mo ginanyan? Pinaslang. Diba? Masakit po yun. Ni hindi nga siya kilala nung tao eh. O bakit nyo pinaslang? Siyempre, yung unang reaction ko dyan, ako ha, sa akin lang pag ako yan, baka po masuntok ko o mabugbog ko. Ganun po yun. Pero siguro, iba naman po ang pagkatao ni Mr. Roy Mabasa. Siguro talagang mahinahon siyang tao. Nung nakausap niya nga yung suspect at nag-walkthrough sila, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ayun nga po yung statement niya na pinaniniwalaan niya yung testimonya nung suspect. At sana naman, no, tuluyang nang makipag-cooperate itong suspect at ituro kung sino yung pinaka-mastermind. Para po at least matahimik na rin po itong pamilya ng ni Percy Mabasa, aka Percy Lapid, at mabigyan po sila ng katarungan at magbayad, no, sa pamamagitan ng maybe habang buhay na pagkabilanggo o di kaya yung mga pumaslang, except yung mastermind kung sino man siya, baka tumalon na rin yan sa San Juanico Bridge. No, magsisitwataguan na yan, no? At dapat lang talaga kung totoo man na itong si Joel Estorial ay hindi isang Paul guy, dapat ilagay talaga sa protective custody. Ingatan yan. Kasi tiyak, yung mga nag-utos dyan, lalong-lalo na yung mastermind na nagbayad ng 550,000 pesos sa kanila, gagawa't gagawa ng paraan yan para hindi magsalita yung sa Estorial. Kaya yung mga nandyan sa PMP, yung bumabantay dyan, no, higpitan ninyo.
kailangan yung magbantay dyan ay hindi makurap nung mastermind, no? So, siguro mahilig kayong manood ng mga crime movies. Parang ganun lang ang analogy natin, di ba, sa mga crime movies. Yung mafia boss, gagawa't gagawa ng parang yan para maitumba yung witness. O di po ba? At may mga halang ang kaluluwa dyan. Kaya siyempre, eto, the power of money, gagalaw at gagalaw dyan, ang kapangyarihan ng pera mula sa demonyo. Kaya sana, sa PMP, sa DILG, protektahan nyo po yan. So mga kababayan, i-relate lang natin itong kaso na ito dito po sa congressman na ito. No? So siguro naman kilala nyo tong congressman na to, no? At kung ano ang pinagsasabi nito, lalong-lalo na sa Pangulong Bongbong Marcos ninyo. Isipin nyo, nagngangaw-ngaw siya doon sa kalsada. Binabatikos niya ang Presidente Marcos nyo na siya daw ang pumapatay, ha? Pumapatay. Actually, present tense yan, di ba? Pumapatay na nagaganap, di ba? Kung i-analyze nyo. Ng mga mamahayag. At nire-relate niya pa po yan dun sa pagpaslang kay Ginoong Percy Mabasa 2 days after. So ngayon, lumabas siyang suspect. Nakausap ng kapatid ni Mr. Percy Mabasa. At naniniwala naman siya dun sa sinasabi nung suspected gunman. Dahil ipinakita sa kanya, idinetalye sa kanya kung paano nila pinaghandaan at pinaslang yung kanyang kapatid. So ngayon, mga kababayan, nararapat ba na itong congressman na ito na kasuhan ng libelo ng mga lawyer ng pamalaan dahil ang inakusahan niya ay ang inyong presidente? Tahasan niya pong inakusa yan, di po ba? Doon po sa mismong ano pa, kalsada. Maraming nakarinig, maraming nakapanood, worldwide po yan, international. So ngayon tahimik siya, eh. Di po ba? Siguro mas maganda makausap niya yung suspect at malaman niya kung sino talaga ang totoong mastermind. Kung sino talaga ang totoong nagbayad at sinabing paslangin si Ginoong Percy Mabasa. Kaya mga kababayan, ako inaantay ko lang, eh, kung sino sa abogado ng pamahalaan na matapang at may bayag na kasuhan ito, si Manuel. Kasi di umano, mga kababayan, sinasabi daw niya na hindi naman daw po niya tahasang sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapaslang kay Ginoong Percy Mabasa. Pero nakukuha niyo po yung idea, yung naratiba na gusto niyang palabasin. Hindi naman po kami mga tanga at bobo, Mr. Manuel, na 2 days after no mamapaslang ang journalist o mamamahayag na si Percy Mabasa, ay nagngaw-ngaw ka at sinabi mo na si Bongbong Marcos, katulad ng kanyang ama, na siyang pumapatay sa mga mamamahayag. Hindi po kami tangang mga Pilipino. Marunong po kaming umintindi ng wikang Pilipino. Kaya huwag mo kaming paikutin. Ngayon, magngangaw-ngaw ka ulit. O, sabihin mo, dyan, sa kalsada, na baka polgay lang yan si historial. Baka gawa-gawa lang na suspect. O, sige nga, naamon nga kita. Ginagamit mo ang pagiging congressman mo. Diba? Hindi ka nahiya. Sumasahod ka sa pera ng bayan, pero sinisiraan mo ang bayan mo. Ano ka? Double standard? Nasaan ka na? Ngaw-ngaw ka ulit. Sana lang, no? Sana lang. Hindi polgay itong si Estorial. At talagang isiwalat niya kung sino ang mastermind sa likod ng pagpaslang kay Ginoong Percy Mabasa. Para na rin po sa katarungan ng pamilya nito at kay Percy Mabasa. So yun po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan po sa statement ng kapatid ni
ginoong Percy Mabasa na at least nagkausap na sila. Naniniwala naman siya sa dun sa sinabi ng suspect na kung paano niya inilahad o pinagplanuhan yung ginawa nila kay ginoong Percy Mabasa at etong inyong congressman. No, napakatapang. Hindi kaya yata ng mga lawyer ng gobyerno nakasuhan ito kasi mas may bayag si Manuel kaysa sa kanila. Comment down below at doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.